Kamakailan lang ay naibahagi ko sa inyo ang kalsada ng Bungabon Nueva Ecija patungong Baler Aurora. Ngayon naman ay ating lalakbayin at muling ibabahagi sa inyo ang kalsada ng Pantabangan Canili Basal Baler o mas kilala rin sa tawag na Pantabangan Baler Road. Ang two-lane road na ito ay may kabuuang haba na 84.1 kilometers mula sa bahay ng Pantabangan hanggang sa bahay ng Baler. Nakilala rin ito sa pagkakaroon ng magagandang tanawin at matatarik na kurbadang kalsada. Bakit nga ba mas marami ang dumadaan ng mga motorista sa kalsadang ito kumpara sa Bungabon Baler Road? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Ayan yung makikita nyo rito na signage yan. Welcome to Pantabangan. Okay, let's go. Sa magandang umaga pong muli sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating panibagong Moto Adventure. Dito na tayo nagsimulang mag-vlog sa bayan ng Pantabangan sa probinsya ng Nueva Ecija. Dahil ibabahagi ko sa inyo ang ganda ng kalsada ng Pantabangan Canili Basal Baler Road. Kaya po tutok lang kayo para makita ninyo at masaksihan kung gaano kaganda yung kalsada na dadaanan ninyo kapag kayo ay dumaan dito papuntang Baler Aurora. Wow, tingnan nyo naman guys kung gaano aganda rito sa Pantabangan. Eh, meron din silang malawak na kapuwiran. Tapos yan, napapalibutan din ang mga kabundukan, no? Dito pa lang sa Pantabangan, mga zigzag road na rin yung dadaanan nyo dito. At mas grabe yung zigzag road na dadaanan natin pag dumaan na tayo sa Maria Aurora. Ang ganda talaga dito sa Pantabangan, no? Sway there in all the colors. Some love, lonesome love. Grabe din talaga snake road dito sa Pantabangan. Mag-i-enjoy ka din sa mga kurbada rito eh. Snake Road, kung Snake Road ang kalsada rito sa Pantabangan. Kahit saan kayo dumaan kapag kayo ay pupunta ng Baler Aurora, mapabungabon pa yan or dito nga sa Pantabangan, dadaan at dadaan kayo sa mga zigzag road. Ito yung papuntang Pantabangan Dam. Yan yung kanto na yan. Marami din kayong pwedeng pasyalan dito sa bayan ng Pantabangan. Pwede rin kayong magpunta sa Intang Lake. Ang ganda ron. Ito yung pinaka town proper ng Pantabangan Nueva Ecija. Yan yung pinaka Pantabangan Town Hall.
Marami na din kayong pwedeng puntahan dito ng mga tourist spot dito sa bahagi ng kalsadang to. Dahil dito sa kaliwa natin, patatanawin nyo dito yung Pantabangan Lake. Yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista rito sa Pantabangan, yung Pantabangan Lake. Habang dumadaan kayo sa kalsadang to, yan, masisilip ninyo yung Pantabangan Lake dito. Ang ganda. Ito pa yung isang pwede nyo puntahan dito, yung Lake Farm de la Mare. Napuntahan na natin yan, na-vlog na rin natin yung lugar na yan. Ito yung mga zigzag road dito na pababa, oh. Kaya makakabasa kayo rito ng ayan, check brakes. Meron dito yung parte na talagang matarik, eh. Ayan, oh, reduce speed. Ah, ito yon. Yan. Ito yung parte ng karsadang to na delikado. At marami doon na aksidente sa lugar na to. Yan. Mala old zigzag road. Oh. Grabe, napakalalim. Meron po tayong dadaanan dito na maliit na parte ng Nueva Vizcaya. Then after noon, papasok na tayo ng probinsya ng Aurora at sa bayan ng Maria Aurora. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space. And you said you'll put down morning guns. Would you follow me to wonders? Binto muna ako sa bahagi ng kasadang to dahil merong spot dito na napakaganda at makulimlim. At nakakaramdam na rin tayo ng gutom, kaya kakain muna tayo ng burger. Tara, kain muna tayo. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Napakaganda ng scenery dito sa parte ng Nueva Vizcaya na to. Tapos yung rice field, parang maliit na rice terraces yung makikita ninyo rito. Ang ganda ng pagkakagawa nila. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Ganda rito. Payapang lugar. Baler 46 km, tapos yung Dilasag 18 km. Ayan, ito yung pinaka sign na tayo ay papasok na ng Aurora Province. Alright, so nalagpasan na natin ang Nueva Vizcaya. Ngayon naman ay babaybay na natin ang bayan ng Maria Aurora, Aurora Province. Meron tayong nadaanan dito na maliit na kalsada. Tinatawag nila itong Canili Dam.
Yan guys, yung tinatawag nila dito na Canili Dam sa Barangay San Juan, Maria Aurora. Ganda rito, oh. Tapos makikita ninyo yung ganda ng scenery. Kabundukan ng Sierra Madre. Itong Canili Dam, kung saan yung kalsada na dinadaanan natin, masikip lang siya. So bigayan lang ang mga motorista na dumadaan dito. So kung sino yung mauna, pararaanin yun. And then kailangan mo lang maghintay ng pagkakataon na ikaw naman yung pwedeng dumaan sa kalsadang to. Dahil maliit lang talaga, kasya lang sa isang 4 wheels. Ayan. At meron ding mga park dito na 2-lane. So yan, pwede kayo maghintayan dito. Then after nun, maliit na kalsada na naman yung dadaanan ninyo. Dalawang motor, pwedeng magsabay. Yan. Tapos meron tayong makakasalubong ngayon na tricycle. Kasya naman ang tricycle at motor. Yan. Huwag lang makakasalubong ng 4 wheels. Welcome to Aurora. Simula dito sa Barrio Aurora, sa Canili Dam, ay magbabiyahe pa tayo ng mga 41 kilometers. Siguro mga less than 1 hour. Kaya patsatsagaan ko po na ibahagi sa inyo yung kalsadang to, no? Para hindi na kayo mahirapan kapag kayo ay pupunta sa Baler o sa Kasiguran o kahit sa Dilasag. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know that every time. Grabe, ang ganda ng kalsada. Ang lilinis talaga ng mga kalsada sa probinsya, no? Kaya ang sarap magmotor, eh. Sariwang hangin, magandang tanawin. Kaya malilibang ka talaga ang mag-ride sa probinsya. Ito yung kaibahan ng kalsada ng Bungabon Baler Road dito sa Pantabangan, Canili Basal Baler Road. Makikita ninyo na matataas nga ang ahonin dito. Sa Bungabon Baler Road kasi more on patag doon, pero grabe naman talaga yung zigzag doon, talagang bituang manok. Makakadaan ka man sa diretsyong kalsada ron, sobrang igisilang. Tapos puro zigzag na naman. Nakikita ko na mas safe dumaan dito sa Pantabangan papuntang Baler. Kahit na kurbada rin, matatarik yung pataas at pababa. Pero ang kagandahan dito kasi marami ng bahay. Marami na rin ako nakikita na pwede ninyong
hinga ng tulong if ever kung sakali kayo ay masiraan ng sasakyan o ng motor. Meron din ako nakikita rito ng mga vulcanizing shop. Maraming tindahan, maraming pwedeng kainan. Kaya para sa akin, mas safe dumaan dito sa Pantabangan papuntang Baler kesa sa Bungabon Baler Road. Ito yung bahagi ng kalsadang to na dadaanan ninyo na prone sa landslide. At makikita ninyo na may mga nagbagsakan lupa sa bato at binalutan ng mga net. Kaya po, paalala sa inyo, kapag masamang panahon o may bagyo, iwasan nyo muna pong dumaan sa mga ganitong klaseng kalsada. Oo nga po, napakaganda, scenic road, maganda ang scenery, mag-enjoy kayo sa kalsada. Kaso yung nakaambang panganib nga po kapag masamang panahon. Dito kahit hindi ka pumiga ng gasolina, eh kusang aandar yung motor mo o yung sasakyan ninyo. Tipid sa gas. You are approaching accident prone area. Meron talagang mga bahagi ng kalsada rito na talagang madalas ang aksidente. Ayan, kagaya nito, sobrang blind spot yung kurbada na to. Ayan, dahil nga pababa, tapos panay matutulis na kurbada, puro blind spot, kaya kailangan iwas overshoot. Ito, taas nito. Woo! Taas ng kalsada na yun ah. Only banking. Yeah. Puro paaho na yung kalsadang dinadaan na natin ngayon. Parte pa din to ng Maria Aurora. Kaya nakakawiling dumaan dito sa bayan ng Maria Aurora. Ang ganda ng kalsada rito. Dito po sa Pantabangan Baler Road. More on mountains,
and rice field. Mga kabundukan at kabukiran ang makikita ninyo. Yan guys, oh. Yan yung mga tanawin na makikita nyo rito sa kalsadang to. Pero mamaya kapag dumaan na tayo sa Baler Kasiguran Road, doon naman more on mountains and coastal road ang dadaan na natin. Merong tulay dito ang dadaanan. Ano pangalan ng tulay? Baubo Bridge. But they all disappeared. They will let you down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in this world. Gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. Cause we got. Ito yung part na napakadami yung puno ng niyog na makikita ninyo. Pagkatapos noong Baubo Bridge na yun, napakaganda. You wanna get to me close? Why don't you do it right now? You know we met for a reason. But you try to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Maria Aurora National High School. 17 kilometers na lang, mararating na natin ang Baler Aurora. Napakadaming puno ng niyong dito sa kanang bahagi ko. Napakagandang tingnan. Solid, ganda. Will you bet if you get the chance? I know I surely would. When you're away, there's a hole in my heart. Feels like a deja vu. So come back soon. Barangay 2, Poblacion, Maria Aurora. Ito na yung lugar kung nasaan tayo ngayon. Ayun, may signage to Baler. Right turn tayo. Ayan, makikita nyo yan, oh. Ligo lang kayo dito. Hanggang marating na natin ang Baler Aurora. Ito, may signage ulit to Baler, right turn. So, hindi kayo maliligaw dito kahit hindi kayo naka-Waze or naka-Google Maps. Hindi na mahirap hanapin yung Baler Aurora, no? Kapag nakalagpas na kayo sa mga bulubundukin, lugar ng Maria Aurora. Meron
Meron ulit tayong tulay na dadaanan dito. Malupa Bridge. Ayan, ito medyo mahaba tong tulay na to. At ganda rin ng mga kabundukan na nakapalibot dito. Tapos merong ilog sa baba. Nice. Ito naman ang tulay ng Maria Aurora Bridge. Ito yung mas mahaba. At tanaw na tanaw talaga dito yung ganda ng Sierra Madre, oh. Ganda. Hindi lang tayo nakapagpalipad ng drone dito kasi restricted, kasi meron dito ang airport, yung San Juan Airport. Kaya hindi pwede magpalipad ng drone. Pero ganda ng tulay na yun. Meron pa isang tulay, Diteke Bridge. Ay, meron din palang Diteke Bridge dito. So ito siguro ay sakop na ng San Luis Aurora. Yan o, maligayang pagdating sa bayan ng San Luis Aurora. Okay, dito na tayo sa bayan ng San Luis Aurora. Baler, kaliwa, kapag dumiretso tayo, town proper ng San Luis. And dire-diretso lang tayo para mapuntahan na natin yung Baler Aurora. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm... Okay, kakaliwa tayo papuntang Baler. Baka na naman ay town proper ng San Luis. Kaya tandaan nyo lang yung mga dinadaan na natin para hindi kayo mahirapan. Para maging familiar na kayo pag pupunta kayo ng Baler. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Yon, sa wakas at narating na natin ang bayan ng Baler Aurora. Papasok na tayo sa arko. Welcome Baler. Alright, sa wakas dito muna tayo sa isang gilid. Mag-outro muna tayo. Yon, at natapos na natin baybayin ang kalsada ng Pantabangan, Canili, Basal, Baler Road. At naibahagi ko na sa inyo kung gaano kaganda ang scenic road na ito, kung gaano kalulupit ang mga kurbada, at kung gaano kaganda ang quality ng kalsada na dadaanan ninyo kapag kayo ay dadaan dyan sa Pantabangan, Baler Road. So para sa akin, kung papipiliin ako kung saan ako dadaan, kung sa safety, mas safe dumaan sa Pantabangan, Baler Road. Kahit na zigzag road, mataas ang ahonin, matarik pababa, masasabi kong safe kasi marami na rin mga bahay na makikita doon. Hindi kagaya sa Bungabon Baler Road na kapag nandun na kayo sa bahagi ng kalsada na sobrang zigzag na sa Aurora, wala na kayong halos nakikita ng bahay doon.
puro bundok na lang ang makikita nyo doon, puro kalsadang liko-liko na lang ang makikita nyo doon. At marami ding prone sa landslide sa Bungabon Baler Road. So yun po ay aking opinion lang, no? Pero kung gusto nyo naman po na talagang malupit na adventure, malupit na pagmamotor, ay pasyalan nyo po yung Bungabon Baler Road at siguradong mag-enjoy kayo. Yun, sana po nakatulong ang aking pagbabahagi ng kalsada ng Pantabangan Baler Road. Medyo nakaka-boring lang yung vlog na ginagawa ko ngayon para sa akin kasi sanay ako nakasama si Brad. So ito yung first time na maglo-long ride ako na ako lang mag-isa. Imagine from Pulilan, Bulacan, maglalakbay tayo hanggang Dilasag, Aurora. So nakaka-first vlog pa lang tayo. Yung susunod na vlog na gagawin ko, yung part 2 natin sa ginagawa nating adventure, yun ay yung Baler Kasiguran Road naman. And then yung susunod nga ay iba-vlog naman natin at mag-explore tayo sa Dilasag, Aurora. At muli po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo po sa ginagawa kong mga moto adventure, sa patuloy na pagbabahagi po sa inyo ng ganda ng Pilipinas. Asahan nyo po na kahit nakakapagod ay itutuloy po natin to, dahil alam ko na marami akong napapaligaya, na lalo na po yung mga mahal nating senior citizen na hindi na po nakakalabas ng bahay. Yan, at ako na po bahala sa biyahe ninyo. Lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo, yeah boy, alright. Kita-kits po tayo next week sa ating susunod na moto adventure. Abangan nyo po yung gagawin kong Baler Kasiguran Road. Ano pangalan nito? Yan, Ampere Bridge. Grabe, napakaganda talaga dito. At ngayon, nakikita nyo naman, walang ilaw. Yan, ganyang adilim dito. Long ride pa more, solo ride pa more.